Itong training na po na itong recording po, training pong ito ay napakahalaga po na malaman ng lahat ng mga Optimians na kailangan po nating matutunan kung ano po ba ang kahalagahan ng intensive product training. Ano po? Bilang head po ng intensive product training, ginawa po namin with training director Coach Hans na po na ito ay mapasimplify lang at nang madali ninyo pong maintindihan. Ano po? So, kung susumahin po natin, ang pagtitraining na ito is napakalaking bahagi sa ating mga Optimians na hindi lamang po tayo nagbabahagi ng mga produkto, no, upang tayo ay makabenta lamang, no po. Pero dapat mas kailangan natin ng malalim na kaalaman. No, kailangan din po natin magkaroon, hindi po kailangan na tayo ay magkaroon ng tinatawag na medical course, no po, na proper medical course para maintindihan. Tayo po mga Optimians, no, bilang isa sa mga speaker ng intensive product training, gusto po naming maibukas ang kaisipan ng tao sa larangan po ng ganitong pagtitraining. By the way po, no, ang ating company, welcome po sa ating IPT training. Ayan, okay. Intensive product training po natin itong araw na ito ay napakahalaga. Una po sa lahat, ang 1OT ay may tinatawag na mission vision. Po, ang mission and vision po ng kampanyang ito ay dapat na itatanim sa puso at isip natin. Kailangan malaman para mayroon tayong patutunguhan sa ating ginagawang pag-OT at hindi lang po tayo ay user ng ganitong mga products, kundi napakaganda pa na maintindihan ninyo na ang company pala ay may mga benepisyo at may mga gustong ibukas na oportunidad sa atin. First, our vision to be leading MLM offering a life to its consumers, creating future beyond business lifestyles. Ano po ang ibig sabihin? May vision po ang company. Hindi lang po siya nagtayo ng ganitong klaseng kumpanya sa ang ating pinakamamahal na si Chairman Mr. Marvin Barrow, dahil po ito ay binuo ng puso at adhikain po. Ibig sabihin po, gusto mong ibahagi, pwede mo pala siyang gawing opportunity sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng kalusugan ng mga produktong ito, no po, para magkaroon po tayo ng magandang kinabukasan sa ating pagninegosyo. Kasi napakagandang aralin mo muna, no po, ang iyong produkto o arang ang iyong kumpanya, kung ano ba ang gustong ibahagi nito sa tao, no po, sa ating kapwa. Next, we have also our mission, no? We will open opportunities to everyone in the world to bring hope, to inspire, to build wealth, and to advocate healthy living in every household, offering 1OT products. We set our business strategies differently and aim to be benchmark in MLM industry in the aspect of product offering, product trends and innovations, services, values, and unique culture. We help people to perform better and live better. Grabe po, no? So napakaganda ng mission ng ating company. Nagbubukas talaga siya ng magandang opportunity sa lahat ng tao, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, para mabigyan naman ng pag-asa, ma-inspire po tayo, at makapag-build po tayo ng wealth. Ibig sabihin, no po, makapagpabago ng ating buhay in healthy living in every household. Grabe po, no? So ito pala, isi-share mo lang sa tao, no, sa iyong kapwa, at magkakapagbigay na pala ito ng tinatawag nating your building wealth, ibig sabihin kayamanan, no po? So mamaya maintindihan niyo po mamaya kung anong ibig sabihin po ng ating mission. No, we set our business strategies. Ibig sabihin, kung gusto mo palang gawin siyang business, may mga strategies na ituturo sa atin. Libre po, no? Katulad po ng ginagawa nating pagtitraining na to. Yes, ang aim po natin sa ganitong klase po ng paghahanap buhay, dahil kung ang produkto po is napakaganda, napaka-effective, then proven na po kasi yan, no? So mamaya, along the way po, no? So makikita niyo po kung gaano kaganda, no, gaano ka-effective ang mga produkto ng 1OT, no po. Mangunguna po tayo sa multi-level marketing po. Pwede po natin itong itaas, no
po sapagkat tayo ay may napakagandang kumpanya, sobrang ganda ng puso ng may-ari, Mr. Marvin Barrow, at lahat po ng mission and vision ibinibigay na po sa atin lahat. Grabe. At ang matindi rito, hindi lang siya nagtayo ng tinatawag nating kumpanya. Mayroon pala tayo pang mga values and unique culture. May mga kultura, hinuhubog pala tayo na para makabuo ng ganitong klase ng pagkatao. Kung gusto mong gawin talaga si One Opti, grabe po pala, no? Meron dapat palang ganon na ang kumpanya ay bumubuo ng ibang katauhan. Kasi totoo nga naman po, kung tayo po talaga ay tututok sa One Opti Lifestyle International sa kumpanyang ito, kailangan po talaga may dapat tayong sundin, no po? Sapagkat dala na po natin ang ating kumpanya. Ito po ay magbibigay ng buhay sa atin. So kailangan nating sundin, no po, para magkaroon po tayo ng matagumpay na pagsasagawa na para mabago ang buhay at makuha natin ang ating mga mission and vision, no po. So grabe po ang mga kultura. Mamaya maiintindihan niyo rin po kung anong ibig sabihin ng mga values in unique culture. Grabe po na binabago ang pagkatao natin, no? To better you. Sobra, no po. Because we are on health products. So kailangan po talaga makita po sa iyo yung talagang bilang isang Optimians, no, kailangan makita po sa iyo ito, the way you talk, no, the way you interpret the product, the way you share the product, how you talk, no, with all the people na kailangan mong ma-share si One Opti. Kailangan po talaga makita sa iyo yung kultura o the values, the uniqueness through your gestures, no. So yan po ang grabe po ng kumpanyang ito. Sobrang hindi ka lang katulad po ng magtatrabaho ka lang, no po, papasok ka ng 8 hours a day, gawin mo yung duties and responsibilities mo. Dito po sa atin hinubog po from your spiritual, from your physical, grabe po, from your attitudes. Talagang ang ganda. Isa po ako sa mga nabago ng One Opti at grabe pong pagbabago ang ginawa sa akin. Not just 90 degrees, no po, grabe, 360 degrees ang binago po sa akin, no, from outer and inner, no, sa aking pag-iisip. Sobrang binago po talaga ako ng kultura and values ng kumpanyang ito, no. We help people to perform better and live better. Grabe po, no. So pwede pala niya dito sa vision and mission ng company po, babaguhin niya yung buhay natin. Grabe, nakakakilabot po, no? Hindi katulad ng ibang company, magtatrabaho ka lang, gawin mo lang yung duties and responsibilities mo, yung job order mo, tapos na, bayad ka na, tama? No work, no pay, ganun lang, no? Pero dito sa company na to, grabe, no? You're not doing it as a business, pero ginagawa ka pang mabuting tao, inner and out. Oh, grabe po talaga, no? So, mamaya maintindihan nyo po along our intensive product training, makikita nyo po yung mga tinatawag nating holistic, no po? May tinatawag po tayong mga talagang pamamaraan kung paano natin ibabahagi ang One Opti, at kailangan natin to maintindihan, no po? To become effective, no? Na maging successful tayong Optimians para mabago ang ating buhay tungo sa maganda. No po. Next, we have also start po, no. Una po sa lahat, ang inyong mapapakinggan po dito, ito po, lahat ng impormasyon at kaalaman tungkol sa LPT by Coach Noel, no po, ng intensive product ng One Opti is base sa research and karanasan po, no. So, ito po ay mga impormasyon na nakita, nakalap po po para ito ay i-share, para makatulong po, no, sa ginawa na lang po natin ito na parang madaling intindihin. Kasi ang intensive product training is malalim na pagkakaintindi, no po, sa kumpanyang One Opti, lalo na po sa ating mga produkto, especially ng One Opti Juice is the flagship of our company. No, grabe talaga ang One Opti ngayon, talagang ay grabe, no. Wala na akong masabi. Talagang hindi po ako nagsisisi talaga na ang buhay ko, gumago ako ng linya ng buhay dahil sa One Opti. Next, okay po. Ang One Opti Juice ay a food supplement. This is a food supplement, okay? Ang ibig sabihin ng food supplement, no po, is a preparation intended to supply a nutrient into diet
No po, kailangan maintindihan niyo po, no? Paulit-ulit ko po, we have module 1 and module 2 po sa intensive product training. This is the standard form para ang tao po mabilis na maintindihan at ma-share ang 1OPT kasi po kailangan mong maintindihan ng 1OPT use, hindi gamot. Okay? Kasi bakit sabi nga nila, maganda ito sa kidney stone, maganda po sa ganito, gamot po ito. No, hindi po siya gamot. No po, ang 1OPT use is a food supplement. Preparation, the intended to supply a nutrient into diet. Next, ano po? It's a mixture of 15 herbal superfoods. Next, we have also with the super antioxidant content. Grabe po. Ito po ang nagpapalakas po ng ating immune system. Why? Una, okay. Ang sabi po kasi, una sa lahat, intindihin na, ang food, ang OptiJuice is a food supplement. Hindi po siya gamot. Okay, malinaw po. Ang food supplement is preparasyon para ibigay ang supply na nutrients ng katawan sa ating pagkain. Yes! Kasi po, bakit, ma'am, sir? Ang Pilipino po ngayon, no po, hindi po natin kasi naiintindihan yung salitang ano po, nutrient into diet. Ibig sabihin niya preparation. Ibig sabihin, ibinibigay, isinusupply niya yung tama at sapat na kailangan ng katawan para ang katawan mo is maging healthy. Kaya po tandaan natin, ang food supplements is napaka-essential, napaka-kailangan ng katawan. Why? Eh, sir, ito po is mixture of 15 herbal superfoods. Pag sinabing herbal, alam nyo po, no? Nakakatulong, no po? Ginawa ng Panginoon ang mga ingredients na ito, itong 15 na to, no po? Alam nyo na yan. We have the guamera, the barley, the wheatgrass, the mangosteen, goji berry, acai berry, moringa, graviola, turmeric, chlorella, spirulina, maca root, grabe, barley, wheatgrass, grabe po, grapeseed extract. Ma'am, sir, ipinagsama-sama po ng ating 1OPT, no? 1OPT Company Lifestyle International, ang glase ng ganitong mga prutas at gulay inilagay po sa isang juice para maibigay yung pangsapat na pangangailangan ng tao sa pang-araw-araw. Yes, kaya nga po siya tinawag na superfoods. Pag sinabing superfoods po, no po, it helps, no po, nag-helps na ma-prevent yung mga tinatawag nating mga health issues, health problems, health, yung mga diseases sa katawan para maging chronic, para hindi lumala. To prevent, no po? Mamaya, along the way, maintindihan nyo po kung how this product prevent helps, no po? In nutrients into diet. Ibig sabihin, kukumpletohin ang ating kailangan ilagay na prutas at gulay sa katawan sa pang-araw-araw. Okay? With super antioxidant content, mamaya maintindihan nyo po kung anong ibig sabihin ng antioxidants or what is oxidant. Okay? So, maintindihan nyo po, fruits and vegetables are rich in antioxidants, but an optimians, kailangan mong ma-differentiate or ma-define, no po, ang meaning ng antioxidants at saka ng oxidant. Okay? So, mamaya, kailangan mong maintindihan yan kasi yung yan yung tinatanggal, no po, to prolong our life. Kasi po, ang 1OPT juice po, grabe po, no? Sabi nga po kanina, build, ano po, is, kailangan na ang 1OPT po is build, ano po, tinatawag wealth in health, in healthy way. Ibig sabihin, magbibuild tayo ng kayamanan sa pamamagitan ng kalusugan. Yun po. So, dapat maintindihan natin, ang isinishare po natin is a food supplements na nagbibigay ng alin po ng pangangailangan ng katawan para maging healthy. And mayroon pang ibang mga kayang ibigay na opportunity. Okay, immune booster. Siyempre po, pag ang katawan mo, kompleto po. No? Sabi po kasi dito, to supply a nutrient into diet preparation intended. Pag ibig sabihin, nasusupplyan ng tama ang katawan mo, no po, yung lalakas po ang ating immune system. So, ma'am, sir, kailangan po maintindihan natin nito ng 1OPT juice, doon pa lang sa isinishare natin, maintindihan mo what is food supplement. So, ibig sabihin, ano po, kapag ito naintindihan mo, madali mo na pong ishare sa mga tao. Okay? Sa ating kapwa. Next, okay? Next, ang ating 1OPT juice po is what is immune system? Ang immune system po is a complex network of cells. Ano po? Naririnig po ba ako? Yan. Yan, okay? Next po, what is immune system? Kasi, naririnig po ba ako? Malinaw, ano po? Ayan.
Ang immune system po is kailangang maintindihan mo. Kapag nalaman mo ng immune system, no po, malalaman mo kung ano ang itinutulong ng food supplements na dala natin ng One Opti Juice. Okay. It's a complex network of cells and proteins that defends the body against infections. The immune system keeps a record of every germ or microbe it has ever defeated, so it can recognize and destroy the microbe quickly if it enters the body again. So ang immune system ay ginawa na ng Diyos yan sa katawan natin. Sistema na alin lumalaban sa mga hindi dapat nasa katawan ng nata sa ating health. Kapag may nag-invade or naipasok na ibang klase, no po, ng cells that can harm, no, our human cells, that can lead into diseases, no, infections, gagana po yung mga immune system. May soldiers po tayo, no po, yan yung mga antibodies natin. Ayan. So kapag yung immune system mo malakas, ibig sabihin madali niya pong alin maprotektahan ang ating kalusugan. Ang ating katawan ay ginawa ng Diyos na may mga sistema diyan na lumalaban kapag may pumapasok na hindi dapat nasa loob ng katawan. Yan po yung tinatawag nating immune system. For example po, para mas maintindihan niyo po, no, kung bakit ang tao ngayon ay sinisipon at inuubo. Tama po? Ma'am, sir, ang cause po noon, whether ikaw ay na-expose, no po, ibig sabihin na-expose ka sa air, no, so ang hangin po kasi, whether you like it or not, no, we are breathing, no, inhaling, no po, and exhaling. Kapag nag-inhale ka ng hangin, ang hangin po kasi, whether you like it or not, no, millions of bacteria, microbes and viruses nasa hangin po. Kaya kapag yan na ipasok sa ating katawan, no po, at hindi na kaya ng katawan, ikaw po ay magkakaroon ng alin? Ng sipon. Yung sipon po na yan, yung paraan po yan ng immune system to trap the virus or the bacteria na inhale mo. So, ang ating katawan po is may kakayahan po siyang maglabas ng na tinatawag nating ano, phlegm. Yan, yung phlegma. Yan. Bakit ang tao nagkakaplema? Ang plema po is part of immune system. Defense po natin yan. So ibig sabihin, yung malapot na yan, itatrap niya po yung microbes, yung bacteria, yung viruses. Then i-expel po niya, ilalabas sa pamamagitan ng pag-ubo. Yan. Kaya po mamaya nagugulat kayo, bakit inuubo na ako? Kasi yung katawan mo, nag-ano siya, lumalaban siya. So that is the way para ilabas niya. Yun po yung ating immune system. Nadidetect niya po yung mga tinatawag nating alin, yung tinatawag natin, nare-recognize niya yung pwedeng mag-destroy na microbe dito sa ating katawan. So yan yung ating immune system. Yan yung aalagaan natin. So pag ikaw po ay nagkaroon ng tinatawag nating healthy immune system because you're taking up what the supplementary na po needed in daily, ibig sabihin, no po, pag kumpleto ang supply, your immune system will be happy. Napapakain natin sila ng tama, di ba po? Next, ayan. So, naintindihan ng immune system. Next po, what is oxidants? Okay po. Ang oxidants na yan, yan po yung sinasabi natin yan. Yung mga virus, no, bacteria, infections. Isa po yan sa mga oxidants. No, isa po is a reactive molecules that produce both inside your body in an environment that react with other cellular molecules in your body such as a protein, DNA, and lipids with it is that it's damaged molecules and it what causes diseases and inflammations. Sa madalit salita po, alin po, next, no po. Sa madalit masalita po, eto ha, i-clarify na lang natin, no po. Ito is a poison, chemicals, or a substance that once you take it inside in our body, it can destroy our human cells that can lead into oxidations. Ibig sabihin po pala, ito po pala yung mga lasa, no, chemicals, no, mga substance na hindi natin alam na napapasok natin sa katawan. Ay, grabe pala. Yes, ibig sabihin, maintindihan nyo po ang oxidants. Kapag ito ay na-accumulate at hindi natanggal sa ating katawan, because of accumulation, pagkaipon po nito, doon po nagkakaroon ng tinatawag natin oxidations or yung ano, yung decomposing, ay yung pagkabulok ng ating human cells. Ayan, nakakatakot pala, sir. Ay, sir, hindi naman ako kumakain ng laso na.
hindi naman ako kumakain ng chemicals o ano mga substance, masasarap ang kinakain ko. Then, test natin. Kung totoo na tayo ay hindi nakakakain ng mga harmful, no po, oxidants, no, yung mga oxidants na ipasok sa katawan. Ito lang po, no, simple. Anong kulay ng Coke? Anong kulay ng Pepsi? Anong kulay ng RC? Okay, iced tea. Ay, Diyos ko po. Uminom ka. Isang litro. Nilagyan mo ng yelo kasi ang init, no? Naiubos mo. Naubos mo yung soft drinks na yan nung umihi ka, nasaan yung kulay itim? Di ba? Wala na, nasaan? Yan ay na-absorb ng organs natin sa loob ng katawan. And that is oxidants. Okay. So, ma'am, sir, sasabihin ng mga tao, wala po akong sakit. Hindi ko po kailangan ng Optijuice. Then let's see kung ikaw talaga ay walang sakit. Kasi ilikas po na ang mga tao, sasabihin niya na wala siyang karamdaman, wala siyang sakit, pag wala siyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po, no, ang sakit po mararamdaman mo yan pag nasobraan na po ng oxidant sa katawan. Kaya magre-react na po siya. No po? Number two, kumakain ka ba ng feeds? Natanong mo ba sa sarili mo? Sir Noel, hindi naman ako kumakain ng feeds, ha? Minum ka ba ng Vetracine? Okay, sir, lalo na po. Ako si Sir Noel, napapatanawan. Hindi naman yan kinakain, iniinom ng tao. Tama po eh, no? Pero ang tanong, ang sarap kumain sa inasal, tama? Ang sarap ng sisig. Ang sarap po ng pork chop. Ang sarap ng adobo. Ma'am, sir, saan ka po nakakita ng baboy ngayon na inalaga na hindi pinakain ng figs? Same with the manok. Tama po? So, lahat po ng kinain na po ng feeds, lahat po ng ipinakain doon sa inalagaan na yun, kapag kinatay mo siya, same procedure, ipapasok mo din sa katawan mo unintentionally. Tama po? Kasi doon po natin na-realize, ayun nga, no? Diba? Ang sarap ng chicharon. No? Favorite ko po yun, yung balat, no? Yung crunchy, lalo na yung may laman. Ay, Sir Noel, paano yan? Hindi ka na kumakain po ako kasi alam nyo po, pagkain yan eh. Kaya lang, gusto lang natin buksan yung kaisipan natin para maintindihan natin. Dito sa intensive product training kasi kailangan magkaroon ka ng knowledge. Na po, hindi naman kailangan maging doctor tayo, maging nurse na for medical courses para maintindihan. It's a simple lang para at least napoprotektahan natin yung katawan natin at naiintindihan natin na ang ating kalusugan is ang tunay na kayamanan. Kasi ang One Opti ginawa yan to protect our life. Totoo po yan. No? At kaya kailangan mong intindihin ito na po bawat salita ko po ay gusto ko po na pumasok sa isip at puso ninyo na ang mahalaga po ngayon is kalusugan. Tama po. Nag-aral ka mabuti. No po? Nag-abogado ka. Nag-doktor ka. Yes po. Nag-teacher ka. Tama po. Mayaman ka. Grabe. You can buy tickets. Airplane. Papunta at papunta rito sa Pilipinas, pwede kang bumili ng mga masasarap na pagkain, sumpo, hipon, alimasa, grabe, no? King crab, grabe, ang sasarap, no po? Pero ano sabi ng doktor sa'yo? Oy, sir, bawal po ang lechon, bawal po ang sumpo, bawal po ang ganito kasi ikaw po ay ganito, may sakit ka po sa puso, may diabetes ka po, mayroon ka pong kidney problem, mayroon ka pong lahat na. Anong magagawa ng tinapos mo kung may sakit ka? Tama. Ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Kung ikaw naman ay may karamdaman, hindi mo alam kung paano mo aalagaan, mapahaba ang buhay mo. Alam niyo po ba na sabi nga po natin, kapag naintindihan mo po talaga ang intensive product training, is napakadali mo pong i-share si One Opti kung gaano kahalaga si One Opti. At maiintindihan mo po na kapag i-share mo si Opti, gusto mong, alin, madagdagan pa ang kalusugan at buhay ng taong kausap mo. Kaya ganyan po yung aking ano eh, yan po yung puso ko sa pag-share kay One Opti. Sabi nga po nila dito, we have our culture. Kailangan yung puso na po na mabago yung buhay ng isang tao, mabago ang buhay ng isang tao na may karamdaman, makatulong ka man po na po to prevent for deterioration of his health, of her health. Kapag ikaw po na i-share mo po ang One Opti Juice po, isang klase po ng mga prutas at gulay, herbal po, food supplement, pwede pong makatulong po para ma-prevent pa po na ano, ma-damage po yung mga kung ano man yung pwedeng ma-damage diyan kasi mas maganda is prevention is better than cure. Ano po? Kaya nga pag ikaw na intindihan mo talaga
no, yung ating intensive product training, mabilis mo siyang i-share sa tao kasi mararamdaman yung puso mo. Tapos, naiintindihan mo, nabuksan kasi madali mo na siyang i-share. Antioxidants, ay, yung palang ibig sabihin ng antioxidants at oxidants. Di ba po, ang oxidants pala, yung mga hindi natin alam na naipapasok sa ating katawan. Isa pa, di ba po? Saan ka nakakita ng isda, isang taon, hindi nabulok, tapos kinain mo. Di ba po? Magtataka ka. Pag bumili ka ng isda, 30 minutes lang, lagay mo dyan sa ano, planggana, lalangawin na yan. Tama po? Saan ka makakakita, kinain mo? Isang taon, dalawang taon. Meron ba nun, sir? Meron po. Sarap-sarap kaya nun. Ligo sardines, 555, Youngstown's, mega sardines, century tuna, is grabe po, no? So lahat po yun, puro preservative, MSG, no? Monosodium glutamate with its carcinogens, no? Preservatives, para hindi mabulok, tapos kinain mo. Ang sarap eh, di ba po? Yun po yung ginagawa ngayon ng technology natin. Pero tayo po ay mga consumer, napakasarap. Sobrang sarap po, no? Lalo na po yung saba, mackerel, tapos lalagyan mo ng sili at kalamansi, di ba po? So yun po, may mga dala po pala siyang contaminated na. So yun yung oxidants na ipapasok sa katawan. Okay, next. Gusto ko lang pong i-present sa isip ninyo, ay oo nga, ano? Totoo pala yun. Yung pala yung mga oxidants, yung mga inilagay doon para ma-preserve yung tusino, longganisa, hotdog. Yes ko po. Ano po? Eh, ang sasarap niyan. Di ba po? Kasi yan po ngayon, yung open, madaling bilhin, masarap. Yes, tayo kasi mahilig sa masasarap na hindi naman natin na ano na open yung mind natin na ang mga kinakain pa na natin contaminated. Even yung kinakain natin araw-araw, yung bigas, 'di ba sinasaing natin 'yan? Ang tanong, eh bago naman maani 'yan before we harvest, no, the rice, no po, didipalay. Eh Diyos ko po, katakot-takot na proseso 'yan. Kung pang makita nyo po, doon ko na-realize nung ako'y na-lockdown sa Tarlac, ang tatay ko po siya farmer. So doon po sa isang hektaryang ano po, no, tinataniman, bumili po siya ng more than 20s. Grabe po, no, ang dami. Mayroong mga 14-14, 12-13-14, sulfate. Diyos ko po, sabi ko, totoo pala yung sinasabi nila. Kasi hindi ko po alam talaga kung paano magtanim ng palay. Pero nung nakita ko po, nilulublog yung lupa, hahagisan pa ng mga ganyan. Kaya sabi ko, tay, wag mo nang lagyan. Mas maganda yung organic. Wala kay anak, hindi tutubo ang palay. Tatawanan ka, isang taon na, hindi pa tumutubo yan. Doon ko na-realize, na po, based on my experience sa pag-aaral ko, na yung palay pala na isinasain na itinatanim, hindi pala yan tutubo kung walang mga chemicals, na po, yung mga abono, yung mga yan, spray chemicals. Ay, ganun pala yun. Isasaing natin, kinakain natin araw-araw, yeah, then you are accumulating oxidants ulit po sa ating katawan. Okay, so ini-explain ko po, yung mga bagay na ginagawa natin everyday, nagpapasok pala tayo ng mga dumi sa katawan na hindi natin alam pa na nakaka-apekto po sa ating kalusugan. And then mamaya maintindihan nyo po kung anong klaseng epekto ang ginagawa ng mga oxidants na yan. No po? So maintindihan nyo po, marami po, maraming ginagawa tayo katulad niyan, iinom ka ng mga commercial juice, no po, orange juice, ayan, iinom ka po dyan ng mga guyabano juice, ayan, calamansi juice, ayan, di ba po, may mga nandiyan po, nabibili sa mga palengke po yan, alam nyo na yan, no po, ma'am, uminom ako, gusto ko orange juice, tinimpla ko yan, sa palagay nyo, naubos nyo po, nilagyan yung yellow, may orange dyan, wala pong orange dyan. Artificial flavorings po yun, food colors po yun. Pinaglasang orange para ito, malasamong orange para pumasok sa katawan mo. Well, in fact, that is a glacial. That is a chemical. Pero, di ba po, hindi mo alam. Ayun pala yun, di ba? So, nakakapasok po sa katawan natin nang hindi natin alam. So, yung mga magic sarap. Di ba, MSG din yan. Punong-puno po yan ng preservative tsaka yung nam-nam-nam-nam vetching. Di ba po? Pero yung iba, gustong-gusto po yung mga malasa. Pampalasa kasi yung mga yon. Pero along the way, pag marami kang naipapasok sa katawan, it can, ano po, no? It can harm our health, our internal organs. Ano po? Kaya ka nagkakasakit. Okay? Ma'am, siguro po, naintindihan nyo na po ang ibig sabihin ng oxidants. Ano po? A poison or chemical substance that was retaken inside in our body, it can destroy our human cells. That can lead into oxidations, pagkabulok.
Ayan. Ay, sir, pag marami na palang oxidant sa katawan ko, mabubulok ako. Sir, lagi naman ako naliligo ah. Everyday naman po ako naliligo, 3 times a day pa nga eh. So, okay, along the way sa ating pag-aaral, this is module 1 po, no? So, I would like to, ano po, na mas ulit-ulitin nyo po yung ganitong training para mas maintindihan nyo po, no po, that we need an antioxidants that came from fruits and vegetables na nandyan po, no po, ng one of the use po, isa po yan, kasi mga prutas at gulay po ang nasa loob ng ating food supplements. No po, next. Then, sana po naintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng oxidants, no po. Next. Oxidations, dyan na tayo sa oxidations. It can damage vital molecules in our cells, including DNA, the proteins, which is responsible for many bodies process. Next, na po. Okay. Ang ibig sabihin po ng oxidants, again, a substance that, ito po yung ating oxidants, po, antioxidants, a substance that protects cells from the damage caused by free radicals. Free radicals may play a part in cancer, heart disease, stroke, and other diseases of aging. Ibig sabihin po, nung oxidations is yung pagkabulok, na po, backward po, sir, yung ating oxidations. Explain ko lang po. Yung oxidation, na po, ito po yung pagkabulok. Pagkabulok po, ibig sabihin, no, yung oxidation, ito yung pagkakaroon muna ng mga sakit. Ay, yung pala yun, sir. Yes, along the way po, maintindihan nyo po. Ang oxidations po, kapag ang katawan mo napuno ng oxidants, ang tawag po dyan, nasa proseso ka na ng oxidation. It can damage the vital molecules, even yung human cells mo yon. So, ibig sabihin, pag halimbawa, ang ating pancreas, no po, is napuno ng oxidants, we have pancreas, no? Along the way, maintindihan nyo po. Okay, ibig sabihin, pagkabulok is to help different kinds of diseases, no po? Yung mga organs natin. Okay, along the way, may tuturo ko pa along the slides. Okay, sana maintindihan nyo. Oxidations po, papunta natin sa pagkabulok. Nakatakot na, pabulok na pala ako. Okay, next. Kailangan mo, para hindi ka mabulok, antioxidants. Yan. Yan yung ating food supplements. Yan yung ating ino-offer sa tao. Now it opens our minds na tayo pala ay nag-iipon ng oxidants sa katawan that can lead us to oxidations, pagkabulok. So, ang kailangan pala natin is antioxidants para hindi ka mabulok. Ayan. To prevent us na magkaroon tayo ng iba't ibang klase ng karamdaman. Ano, katulad ng mga internal organs natin na apektuhan. Along the way, maintindihan nyo po. No? Next, a substance that protects cells from the damage caused by free radicals. No? Free radicals may play a part in cancers, health, diseases, stroke, and other diseases of aging. Pag sinabi po ang antioxidants, yung tinasabi po natin, yung oxidants kasama po ang mga free radicals, yan yung mga chemicals, yung mga substance, no? Katulad yung mga unhealthy lifestyles, no? Yung pag-inom, na sobrang kain ng ganito, may mga free radicals pong kasama din doon. This is also a part of oxidants sa katawan, okay? That sabi nga po, nagkakos din ng mga cancer, mga sakit sa puso, ayan na yun, no? Kaya ka na stroke, oh, at saka mga pangsakit kapag ikaw ay nagkakaedad na. So, kailangan mo pala ng antioxidants. Ito po, para ito ay ma-prevent. So, naiintindihan na po ngayon. Ayan po ang ating one of the juice. Food supplements, no, that give us what a supplementary diet needed, nutrients needed in our daily life. Okay. Kasi po, ma'am, sir, hindi na po tayo nakakain ng prutas at gulay. Wala na po tayong sa ating mga oxidants sa katawan sa mga prutas at gulay. Eh, sir, sa prutas at gulay lang pala yan. Yan yung OT juice nyo. Yes po. Yun po ang gusto namin sabihin. Na kailangan mo rin po kasi mag-take ng mga antioxidants, yung fruits and vegetables. Eh, sir, kumakain naman po ako ng prutas at gulay eh. Di ba? Oo, nasasabi mo, prutas at gulay, kailan ka ba huling kumain ng prutas? Kumain po ako nung last week po, saging. O, tingnan mo, last week pa. Ibig sabihin, ilang kinain mo? Isa. O isa pa ang kinain mo. Anong pasirain mo? Saging. Eh, di ba? Ang katawan natin, kailangan natin ng supplement po. No? Kung pag-aaralan nyo po, no? We have to take a sufficient antioxidant sa katawan. Kung ayon sa pag-aaral po, no? Ang antioxidant po ay sinusukat sa unit na ORAC value, oxygen radical absorbance capacity. No? Alam po yan ng mga leaders at saka yung mga trainers. Sinusukat po ang antioxidant sa pamamagitan ng units na ORAC value, anti-oxygen radical absorbance capacity. Halimbawa po, ipapaliwanag ko lang po, no? Antioxidant, isa paraan para mapaliguan ang katawan mo sa loob.
Ganito po, kung ikaw ay naliligo, kung ikaw po ay naliligo araw-araw, no po, 3 times a day, yan po yung paraan ng paglilinis natin para bumango tayo, no po, para maging kaaya-aya tayo at maging presentable sa harapan ng mga tao, lalo na kung tayo ay nagtatrabaho, no po, may papuntaan tayo, makikisalo mo, lalo tayong mga optimians, no, kailangan nating maligo. Katulad ko ngayon, naligo ako, di ba? Hindi man nyo ako naaamoy, siguro naman presa kong tignan. E paano kaya kung hindi ako naligo at hindi ako nag-ayo? Sa palagay nyo po ba kaaya-aya ako sa paningin ninyo? E lalo na pag ako'y kasama ninyo, hindi ako naligo ng isang linggo. Sa palagay nyo, gusto nyo ba yon? Sa sarili nyo, pag di kayo naligo isang linggo, ay di ba, sabi nga eh, ay ang baho na niyan, maasim ka na, may amoy ka na. O di ba? E paano kung isang buwan, di ka naligo? Ay, Diyos ko po, taong graso ka na. No po, ang layo mo pa lang nangangamoy ka na, pati buhok mo puro alkitran na. 'Yun yung taong grasa kapag hindi naligo. 'Yan ang tanong. Kailan mo pa pinalikuan ang kidney mo? Ang puso mo. 'Di ba po? Ang liver mo, bituka mo. Ang ugat mo punong-puno na ng cholesterol. Paano mo mapapaliguan ngayon 'yan? 'Di ba? Umiihi ka na ngayon ng mainit. Kung pala mataas na ang uric acids mo, may UTI ka na pala. Because of the oxidants ay pinasok mo sa katawan, hindi mo alam kung paano lilinisin. Tama? Kumain ka lang ng prutas at gulay, ang tanong. Eh, kakain ka lang naman ng prutas kapag mayroong available, pag gusto mong bumili. Tama po. Ang totoo po niya, ng isang saging po, kung aaralin nyo po, no, according to ano po, our agriculture po ng US Department of Agriculture, ang isang saging po ay may 200 plus na ORAC value. Tapos ang katawan pala natin, we need a daily take of 3,000 to 5,000 ORAC value. Di ba po? Ibig sabihin pala, kailangan ko palang kumain ng 3,000 to 5,000 ORAC value. Katulad mo din, sir, na naliligo ka, ma'am, ng 3 times a day. Ilang timba ba ang pinanliligo mo? Ay, 3 timba, sir, kada maliligo ako. Sabi naman yung iba, ay, sir, ano po, naliligo po ako shower. O, di ba? Unlimited. Yan, sarap, di ba? Fresh ka. Pero ang tanong, kailan mo pinaliguan ng kidney mo? Kailan mo pinaliguan ng puso mo? Ang ugat mo? Yung dugo mo? Pumasok na sa sistema mo? Yung mga infections na pumasok sa katawan mo, lalo na may mga problema sa kidney? Ano po? Tapos, ano pinaligo? Wala. O, sabi mo, kumakain ka ng saging. Bakit? Sa umaga, pustahan tayo. Pag-gising natin, ano nakalagay? Sa lamesa. Di ba itlog, sinangag, tinapay, kape, gatas? O nasa ng prutas? Di ba? Ganun din sa tanghali. Anong binili mo sa tanghali? Prito. Di ba? Menudo. Di ba? Sa gabi, ganun din. Asan ang gulay? Ang prutas, ikakain ka ng gulay every Friday, munggo. Di ba? Ibig sabihin po, hindi talaga na ipapasok ang 3,000 ORAC value per day. Kaya nga yung katawan mo, marami nang nararamdaman. At the age of 40-30 ngayon, dami mo nang nararamdaman. Kasi kakain ka ng saging every once a week. Di ba po? Isang piraso lang, 200 ORAC value, eh kailangan mo 3,000 ORAC value. Ibig sabihin, come to think, kung i-compute mo, kailangan pala ng katawan ko ng 3,000 ORAC value. Kung sa saging, kailangan kong kumain ng 15 every day. Kaya ba? Naku, baka ma-constipate naman po ako kasi rich in potassium po yun. Ma-imbalance naman ako. Kaya nga po ang Panginoon, binigyan tayo ng iba't ibang klaseng prutas para po, alin, magkaroon tayo ng iba't ibang klaseng antioxidants. Tama po. Ang antioxidants po, kung iintindihin nyo po, proteins, vitamins, minerals, yes, nutrients. Yan po yun. Yung tinatawag nating antioxidants, yan po yung laman ng Optijuice. Kulang lang po tayo sa mga nutrients, minerals, and vitamins. Ano ba? Minerals. Yan yung mga copper, zinc, magnesium, no calcium. Ay, yun pala yun, sir. Hindi ko alam, sir. Yun ngayon. So, maiintindihan mo. Tinutulungan ka ng One Opti Company na magkaroon ng ganitong klase ng training para maintindihan mo. Because, ang pinakamahalaga po sa ngayon is kalusugan. Especially, no, itong panahon natin. Ano ang kalaban natin? Eh, di ba? Pandemic ngayon. Virus. Kumakalat. Di ba po? Kahit pulagyan mo ng face mask yan, kahit punuin mo po ng face shield yan, kung bagsak naman ang immune system mo, ubuhin ka, sisipunin ka, dapat maging matalino tayo. Kaya nga po ang One Optijuice po is napapanahon na ikaw mismo, no po, ikaw mismo, ako mismo, kailangan ko ng One Opti
Kasi this is the way how I protect my wealth. Kasi ang health is wealth. Ang magagawa mo kapag sira or kung ano ka, weak ka, palagay mo may magagawa ka. Pero pag healthy ka, you can do anything you want. Tama? So you will going to perform all activities that you want to do. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kapag naintindihan niya, kaya ganun pala, ganda pala ng one of the, grabe, may ganitong klase ng training, nabubuksan yung kaalaman ko. Diba? Antioxidants. Grabe. Yan lang pala yung mga vitamins, proteins, and minerals na kailangan ipasok sa katawan ko. Ang kailangan ko pala, 3,000 to 5,000 orang value, kinsing saging. Di sir, ang mahal ng saging. Eh, yun na lang orange. No po, 500 orang value. Oh, diba? Ilan ang kakainin mong orange? 10? Ang mahal kayo ng orange, sir. Ubas na lang, sir. Ay, grabe, ang mahal ng ubas, sir. Oh, mangustin. Di ba? Ang mahal, sir. Di ba? Kailangan ka pa huling kumain ng ng ubas nung pong New Year. Oh, kumusta ka ngayon? Di ba po? Ang lakas ng kain mo kahapon. Ihaw-ihaw, barbecue. Prito dito, prito doon. Pork chop, lechon. Di ba po? Oh, kumusta ka ngayon? So, ang dami ng oxidant sa katawan mo. Hindi mo kasi naintindihan na lahat ng kinakain mo, no po, may oxidants na kasama. So, dapat maintindihan natin ang one of the use pala is gawin mong alin. Gawin mo rin pagkain o inumin every day because we are what? Kayo po ay nagpapasok unintentionally ng mga oxidants sa katawan na bumubulok sa ating mga cells that can lead us to oxidations na bubulok tayo sa pamamagitan ng mga sakit. So, naintindihan po, ha? Sana malinaw ha. Ang one of the juice is a food supplement which give us the antioxidants. And antioxidants is a poison or chemical or a substance. So once napasok natin sa katawan, it can what destroy our human health that can lead to oxidations. Diba malinaw po? This is a module 1. No po? Sana maintindihan nyo, pinapaliwanag ko po yung kagandahan ng one of the juice because one of the juice is a food supplements. Hindi lang naman po one of the juice ang products natin. No po? Actually, magugulat po kayo. After po na ini-inject ko itong module 1 and module 2, no? As an IPT head, thank you po chairman, no po, sa pagtitiwala nyo po sa akin, no? So to explain, no? So ganito ko para na-explain ang pag-aalaga sa ating katawan para malaman nyo kung gaano kahalaga ang one of the juice. Na talagang ito yung product na talagang kinumpleto na para maintindihan mo na kailangan mong lagyan yung katawan mo ng antioxidants kasi everyday we are taking foods, no po? Kaya sana po maintindihan nyo, oxidants, antioxidants, oxidants, mga lason, basura sa katawan na ipinapa. Antioxidants, pantanggal naman to prevent, no po? Ma-prevent yung mga oxidation process na mangyayari sa iyo kung ano man ang titirahin ng oxidant sa loob ng katawan mo. Okay, sana malinaw po 'yan. Next po, no po? So, we tackle the oxidants and the antioxidants. Okay? Our next po ay ito yung tinatawag nating alin? What is free radicals? Next, ito po yung mga nakakaapekto po sa ating katawan din. Kamag-anak din po ito ng oxidants, no po? Breaks down foods or when you are exposed to tobacco, smoke or radiations. Yan po yung tinatawag nating mga free radicals na external at saka internal na pumapasok yung mga alcohol, yung mga sigarilyo, may nicotine, may chemicals, no? Tapos ipinapasok mo yun sa katawan mo. Ito po ay yung mga nakakaapekto sa system ng katawan, no? That can ginagawa tayong hindi healthy kasi ang katawan po natin ginawa ng Diyos, nalalagyan mo yan ng mga alin, ng mga vitamina, protina, hindi dapat chemicals ang ipinapasok kasi vicio na yon, lifestyles na yon, no? So dapat maintindihan, hindi naman masamang uminom ng alak, no po? Pero ang pag-inom ng alak po, nakakatulong din naman. Pero kung yung sobra, yung nahihilo ka na, hindi mo nakilala ang taong kausap mo, hindi mo na alam ang kaliwat kanan, ay hindi na po yun healthy. Yan na po. Ay sobrang taas na po ng alcohol sa katawan. Addiction na po yun. So dapat po maintindihan natin na unintentionally, yun po yung mga free radicals, no? Smoke, tobacco, tsaka yung mga radiations, yung mga cell phones. Hindi natin alam na yung paggamit natin ng mga cellphones, totoo po yan, na yung cellphone po, maganda po siya, isa technology, katulad po nito, gumagamit tayo sa mga cellphones.
Alam niyo po ba na nakaapekto yan sa pagputok ng mga maliliit na ugat sa mga mata, sa brain, lalo na po pag nag-charge po kayo, the emission of negative, no? Like, po, nakaka-apekto po yan. That can, sometimes that can lead us to para kang pagod na pagod. Minsan po, ikaw mag-cellphone ka, bukas makalaw, parang bakit ganun, drain na ako. No po? So, that is a cause of radiation. Nagulat ba kayo? Wala nang bubuyog ngayon. Wala na rin pong putakti. Wala na rin pong mga kulisap. Yung mga umiilaw-ilaw na ganun. Alam nyo po, yung mga may antenna, yung mga kuliglig, bees, nawala na sila because of the magnetic field, yung mga bluetooth. No po? So, yung mga insekto nawala na rin kasi unhealthy na po yung ating environment. So, kailangan mong maintindihan. You need to what? A food that regenerates cells, no? A food or a, what do you call this? A food na kailangang mag-regenerate ng cells in order for you to what? To gain, no po? Para magkaroon ka ng healthy cells more. Again, kailangan mo ng pagkain, foods po yan. Ayan po yung dala ng ating One of the Juice. At lahat po ng products, even the coffee, no? The One of the Coffee, grabe po, no? Ang sarap. May juice na, may coffee pa. Bakit ganun? Sir, may juice na, may coffee pa. Ay, siyempre, nililinis ka. Diba? Dahil sa bisyo mo or sa mga kinakain mo, yung lifestyle mo. Diba? Umiinom ka na ng Opti Juice as nakita namin, inubos mo yung coffee ko. Inubos mo yung great taste. Sorry po ha sa mga mahilig uminom dyan. And those are what, ano po, tawag po na dyan, mga commercialized coffee, mga artificial sweeteners yung ginagamit, chemicalized. That sometimes po, ako po, no, to tell you the truth, ako po na lang magsabi, kapag ako'y umiinom ng mga commercialized coffee, ang asim ng sikmura ko. Sobra po ang asim ng dighay ko. Okay po ba? Kaya nga sabi ko, ibig sabihin, may mga chemicals po doon that can cause at what? Nagiging cause po ng alin? Yung heartburn, palpitation, tapos nagkakaroon ka ng UTI, kidney problems. Kasi yan yung mga commercialized coffee. Pag sinabing commercialized business po, yung iba artificials, chemicals. So, kaya po nagkaroon ng kape kasi nilinis, binibigyan tayo ni One of the Juice ng nutrients na po, complete dietary nutrients, tapos nilalagyan mo ulit ng oxidants, kumusta ka naman, di ba po? So, ibig sabihin, binigyan ka na ulit ng kape. Itong kape na to is a healthy coffee, tama? Kaya nga po, sana maintindihan ninyo na ang One of the Company is talagang sinasalo yung health natin kasi tayo mga Filipino is talagang gustong-gusto na magkape. Kaya yan na, binigay, o, di ba? Yung kape natin, 12-in-1, nandiyan si Graviola, may purple burn pa tayo. Grabe po, no? If you research po, sobrang gaganda po ng benefits na ibinibigay ng mga products na po, yung mga fruits and vegetables na nilagay din sa coffee natin. We have this stevia na talagang kung gusto mo ng asukal, no po? Hindi na po yung tinatawag nating artificial sweetener. Ito po yung stevia na nasa coffee natin ay nasa Opti Juice po natin. Kung babasahin mo, ang stevia po, grabe po, no? Is a natural insulin. Tapos, yung ating tawag dito, purple corn, sobrang antioxidant, anti-cancer. Magugulat ako, eh, no? Bilang isa po nagtatrabaho sa hospital, nursing service for 9 years, no? Doon ako nagulat sa One Opti, na po, I am a result of products talaga. Me, myself, na dati nagme-maintenance ako, alam po yan sa Quezon Institute, kilalang kilala po ako, si Coach Noel Elpidio, Noel Tavis Jr. Itanong nyo po sa nursing service po dati na nagtatrabaho doon for 9 years. Lagi po akong na-emergency ER kasi ang taas po ng aking blood pressure. Buruin mo, kayo po, 320 over 180. No po? Tapos, ang para akong robot, parang wala akong ulo. Kung yung mga hypertensive dyan, talagang alam na alam nyo, parang hindi kayo mapakali, parang hindi mo alam, no? Pawis ng lamig, tapos pag gumalo ka, parang konting galaw mo, puputok na yung ugat mo, either ikaw ay may stroke na. Grabe po, no? So I'm taking a calciblock, no po, calciblock. Tapos umiinom na rin po ako ng, lagi po akong may bulsa na Catapress, nilalagay ko po yun sa ilalim ng dila ko, yung mga nagme-maintenance dyan, no? Ang tawag po doon is mga synthetic medicines maintenance. No po, kasi sinabing maintenance for life, tama? No po, diabetes, kung ikaw po may hypertension, yan. Ang tawag po dyan, mga synthetic medicines. Sungit ko lang pag sinabi synthetic, panandali ang lunas, first aid. No po. And syempre, pag synthetic, chemicalized. Kapag ito ay nasanay ang katawan mo, it can destroy your other organs. Bakit? Eh, may residuals po yan. Pupunta yan sa kidneys mo. And then along the way, magkukos yan ng iba't ibang klase ng oxidation process. Yan, yung kidney stones, nagawa po sa mga residuals ng gamot. Kaya magugulat ka pag 2 to 3 years ka na. Bakit po alam? Kasi I'm working in a hospital. Doctor told me, no po, nakapag, oh, sir,
I have a patient here, 3 years na po siya nagme-maintenance. Ipacheck na po ang chorea. Ibig sabihin ng creatinine po is the function of your kidneys. Kasi alam naman natin na too much exposure sa mga synthetic medicine as an optimist, bukas ang isip natin dyan na po, nag-accumulate din tayo ng mga residuals na naiipon sa ating organs. No? It can also, little by little po, kapag inom ka ng inom, di mo naiintindihan. Ayoko ng Optijuice, may gamot ako. No po, ipiniprevent ka pa nga ni Optijuice habang maaga pa. No po, we have chronic, no po, pag sinasabing chronic, mild, bahabang mild, no po, linisin mo na. Kasi pag once na yan po na-destroyed na, sorry, no po, huli na ang lahat. Ano pang lilinisin? Ano pang paliliguan? Durog na kidney mo. Durog na baga mo. Sinuka-suka mo na kasi mayroon kang hemoptysis, nabubuong lungs na. Katulad ko, makikita niyo po sa QI, no po, no, yayaman. Di ba po, ang gaganda, ang gagwapo. Pero sumusuka ng dugo. Lungs na pala niya yun. Durog-durog na. Pagtingin mo sa x-ray niya, ay grabe po, no? Anlinaw na. Wala na kami makita. Eh, binuga na niya na lahat. Ayan na. Hindi na siya makahinga. Ayan na. Large heart na. Laki na ng puso. Huli na ang lahat. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, our health is the most what? Valued, no? Kailangan mo maintindihan. Ang one of the Diyos pala, Diyos ko po, niyakap ko na si Opti. Totoo po. Mamatay man po ako, no po, abutin man po ako, siguro po, I accept to myself na mamamatay din po ako. Yes, hindi dahil uminom ako ng Opti, din ako mamamatay. Pero okay lang, no? 200 years old. Oh, di ba? I enjoy my life. Di ba po? Sino ba naman ang taong gustong matugi na? Eh, kung healthy pa naman. Kasi, nakita ko si Opti na pwede ko pala siyang ipulong my life. Maalagaan ko pala siya. By taking up this one ano po no one product no one company that really helps us no po to maintain our life healthy to prolong our life, di ba? So napakasarap. So naiintindihan niyo sa intensive product trainings na yung mga term na free radicals, yung mga term na oxidants, antioxidants, grabe pala Coach Noel, yun pala yung ating food supplements. Yes, vitamins, minerals and proteins na hindi ka nakakain ng prutas at gulay kasi nga once in a blue moon ka lang bumili. Ang binibili mo lagi puro karne, puro manok, puro ano ba yun, di ba po? So incomplete pala yung ating diet. So yan po yung i-share lang natin sa kapwa, no? I-share natin yan. So at least bilang isang mga optimians, nabuksan ngayon yung isip nyo sa knowledge ng ano, bilang matend po ako ng intensive product training. No po, hindi po ako doktor, ma'am ha. Hindi po ako ganito po, o di ba? Ganyan sasabihin nyo. Pero umatend po kami ng intensive product trainings. Nang katawan po pala natin is, nag-accumulate tayo ng oxidants. Yung oxidants na po yun. O di ba, na-explain mo na siya. Is kailangan po pala nating linisin ang ating katawan, ma'am sir. Katulad ng paliligo nyo every day. Yes, kailangan maligo. Yun po yung panligo naman sa loob. Ay, ganun pala yun, ma'am. Serious po. Ay, magkano po ang isang kilong saging? Ang mahal. Ang magkano po isang kilong ubas? Ang mahal. Kailangan ka bumili ng orange? Ay, Diyos ko po, nung nakaraang-raang buwan pa. Eh, kasi sir, ibili ko na lang po ng bigas. Mabayad ko na lang ng kuryente. Mabayad ko na lang po ng tubig. That is the real reality. Kaya, hanggat kaya pa, tinitiis. Kung anong meron, yun lang. Kaya nga po, magugulat ka na ngayon ang lifespan ng tao ngayon, ang ikli na, no po, kasi, ano po eh, kulang sa kalaman. No po, ako po, no po, ay nako, ang age ko po ay ganito na. No po, pero yung iba, hindi ko alam po, sabi nga nila, ganyan, sir, totoo? No po, i-PM nyo na lang po kung ilang taon na ako. Because I'm taking up antioxidants po, no? Para hindi po mabulok agad. Yan, okay? Yes, ma'am, sir. Yan po yung ating intensive product training to open up how to take care of ourselves by taking up these food supplements that it really gives us, no? The supplementary diet every day. Nasa Optijuice na po yan sa bawat takip na pag-inom nyo po. So, naiintindihan nyo, yan po yung pangliligo natin sa internal organs, antioxidants. Okay, next. Ma'am, sir, napag-aralan na po natin. Malinaw na po. Okay. Ma'am sir, yan po yung aking pagpapaliwanag. Okay po? At ito po ang sinasabi ko po sa inyo. Kailangan nyo maintindihan. Ito po yung tinatawag kong alin? Module 1. Gusto ko po maintindihan nyo eh. Pinaliwanag po yung 1 Opti. No po? So, along the way, yung mga intensive product trainer po, ito na po yung ginagamit na slides.
Kasi po, kailangan mo maintindihan muna kung anong obtuse, no po? Kung bakit kailangan nating mag-take ng mga ganito, no? Ay, yun, naintindihan nyo na. Ayun pala. Yun pala yung obtuse, food supplements pala siya. No po, ang food obtuse pala ay may mga antioxidants content. Kasi ang mga oxidants pala, yan pala yung preparation po para hindi tayo mabulok, oxidation process. Ay, grabe po. Pag kumakain pala ako ng ganito, yung pala yung mga oxidants, ang tawag po doon, accumulations, napupuno pala ako ng dumi sa loob ng organs ko. Di ba po? Ngayon, binibitin ko po kayo, ano, dito sa module 1 po, binibitin ko po kayo para at least sa module 2, kung sino man po, na po sa mga IPT speakers, ibabanggitin po yung tinatawag o paraan ng mga oxidation process. Makikita nyo po sa module 2, yung susunod po na mag-IPT, ano po, ay we required po, no? As IPT head, gusto ko po nadugtungan nyo po to kasi gusto ko na kayo ay mabitin para at least yung learning ninyo, di ba? Ang sarap mag-aral, sir. Ang grabe na bitin ako doon ah, di ba? So sa module 2 po doon, no po, malalaman nyo po yung the process of oxidations. Nandun po yung why people die, bakit namamatay ang tao, ano ba yung mga top 10, no po? So, ma'am, sir, yan po yung ating mga ini-explain ngayon sa mga intensive product trainer, sa mga intensive product speakers, na magkakaroon na po na tinatawag na standard form itong slides na to, no po, further explanations para madali na maintindihan, no po? So, madali lang siyang intindihin. Okay? Nang one of the use pala sa food supplements which consists of 15 herbal products, no po, yung mga yan, yung from Wamera to barley, si wheatgrass, si spirulina, ay Diyos ko po, pag naintindihan mo yan, grabe yung mga products na po na yan, no? So, madali na po siya. Sana makatulong po ito ang ginagawa po natin na ito, no po, na to educate, no, to give you a knowledge sa napakadali, napakasimple, no po, hindi